Dumating na sa Naga City ang labi ni Secretary Jesse Robredo kung saan ibuburol naman siya hanggang bukas. Kasalukuyan nagkakaroon ng arrival honors sa Naga City Airport. Matapos ito ay idiretso na ang kanyang labi sa Naga City Hall. Kanina ay ginawa na ng departure honors sa Villamor Air Base si Robredo ng Armed Forces of the Philippines. Naroon din si Pangulong Noynoy Aquino kabilang ang mga opisyal ng gabinete para ihatid ang labi ng kalihim at pamilya nito sa kanilang biyahe pa Naga City. Kaninang alas 7 ng umaga ay ginawa din ng departure honors si Robredo sa Malacanang sa pamumuno ng Presidential Security Group o PSG. Nagkaroon din ng misa pasado alas 5:30 ng umaga na pinangunahan ni Manila Archbishop Luis Antonio Tagle. Ayon sa Arsobispo, naging mabuting halimbawa si Robredo hindi lamang sa mga kawani ng gobyerno kundi maging sa mga ordinaryong mamamayan. Samantala, alamin po natin ang pinakahuling balita sa Naga City. May report si Katrina Son. Katrina? Cedric, unang dumating ang eroplanong sinasakyan ng mga kamag-anak ni Jesse Robredo. Sakay rin ito ang kanyang mga kapatid. 9:10 a.m. naman ang dumating ang cargo plane na siyang pinagsakyan ng labi ni Secretary Robredo. Kasama niya dito ang kanyang asawa at ang kanyang anak na sina Aika, Presha at Lillian. Pagkatating dito sa Naga City Airport, agad na binigyan ang kalihim ng arrival honors. Nagsisin Paul Derris naman sina General Dishano, General Ramirez, General Vargas, General Torres, General Ranios, General Jonah, General Inking at General Rodriguez. Sumalubong din si PNP Chief Nicanor Bartolome. Wala naman dito sa airport ay dadaan ito sa Maharlika Highway at maaaring pumunta sa Magsaysay Avenue o sa Panganiban Avenue. Pagkatating ng kanto ng J. Miranda, kapanan ito papunta sa Naga City Hall. Cedric? Maraming salamat, Katrina Son.